Hello, what's up mga kapreno? Welcome back to my channel, Kapreno TV. Ayun nga mga kapreno, may lakad tayo ngayon. Pupunta tayo kay paring Ian. Kasi meron siyang project ngayon. Magbabaklas siya ng makina. At syempre, gusto kong i-document yung pagbaklas ng makina para ma-share ko rin sa ating mga subscriber. Actual to, baklas ng makina. So ayun mga kapreno, bago natin simulan ng video na to, shoutout muna kay Maureen Encoder, Maureen Turilbo, Tubilio, kay Ma'am Reg, tapos kay Martin, siyempre shoutout sa'yo, kay Ma'am Annalyn Sipat, shoutout din sa'yo, sa Boss Paolo, sa Balintawak, shoutout din sa inyo. So ayun mga kapreno, bago natin simulan ng video na to, siyempre, intro muna. So yun nga mga kapreno, paalis na tayo, nagmas na ako at siyempre dala ko na yung mga gamit natin, itong maliit na cam natin, saka itong extra cellphone, saka itong ating holder. So yun mga kapreno, ang babakasin pala ni Pari Ian ngayon ay isang diesel type engine na owner type jeep. So titignan natin yung pagsimula, umpisa ng pagbaklas niya hanggang sa mabuo niya ulit ito. At siyempre kasama na rin yung change oil nito. So yun mga kapreno, tara na. Sorry mga kapreno, ang tawag pala dyan, distribution. Owner, diesel owner type jeep, diesel engine. Nakikita mo, ayun yung kanyang yung hydrovac at saka yung preno, lagaya ng brake fluid.
kanyang ano, pinaka parang pinaka exhaust niya. Ang mapapansin niyo mga kapreno, yung mga rocker arm niya ano. Maninipis lang pala yung kanya. Maninipis lang yung kanyang rocker arm. Baterya. Tapos yung kanyang radiator. Order ng tune up 1 3 4 2. Pakiulit nga, pakiulit. 1 3 4 2. Yeah. Ang firing order ng distributor ngayon, bawat ano na rocker arm iba to sa 4K eh, kasi 4K intake exhaust intake exhaust. Ito naman intake exhaust exhaust intake intake exhaust exhaust intake. Gagamit na tayong pillar gauge, di gasolina siya, magkaiba siya. Ang intake natin ay 8mm. Ang exhaust ay 12mm. Siyempre gagamit tayo ng 12. Edges. Edges. Nandito sa taas. Ay! Luluwagan. Sa uno muna tayo, uno. Intake. Dapat mild na mild lang. Okay. Mild na mild lang pagalawin. Hindi masikip, hindi maluwag. Yan pala ang purpose niyan. Ano tawag ulit dito? Pillar gauge. Pillar gauge. Akala ko balisong lang yan eh. Dati naman kali. Yan. O yan. Ano naman yan? I-heat a timing yan natin. 1, 3, 4 to siya, di ba? Sabi ko kanina. Ngayon natapos tayo sa 1. Sa 3 naman tayo. Sa 3. Then, balik tayo sa sukat. Intake. Exhaust. Intake tayo is 12mm. Ah, 8mm bala. Sorry. 8mm. 1, 2, 3. Ito tayo. Intake. Exhaust. 12mm. Intake. Huwag siya masigit.
exhaust tayo, 12 mm. Exhaust nga to. Dapat ganyan ka mild. Mild na mild lang siya. Ayan. Intake is 8 mm. Yan naman ang intake. Ito ang intake. Ayaw, madali mag-tune up. Kasi kita mo kagad yung takbo ng camshaft. Kasi tingnan mo to, matulis. Okay. Pantay. Yan, makikita mo yan, parehong matulis na sa baba. Ibig sabihin doon ka mag-adjust sa mas mababa. Doon sa walang ilong. Ay, pinaka parang ano, umbok. Oo, ilong, pinaka ilong niya. Ngayon, tinitingnan din ng mekaniko yan. Pagka yan ay panguna, isa rin yung nagiging sanhinang pagluloko ng makina. Intake din ito. Ngayon, 8 mm. Sa exhaust naman tayo ulit ngayon, 12 mm. So, yun lang naman ang sukat ng caliper niyan. Pillar niya, caliper. Kasi mild lang ang galaw. So, nasa 4 na tayo. Na-video mo ba yun sa 3 kanina? Parang yes. Hindi, no? Kuha naman. Baba, ikaw tayo ng makina. Pero yung sinabi ko, ito yung ilong ng dos. Yan, ilong. Mapupunta ngayon yan. Pag tumahimik sa dos yan, mapupunta yung dalawang yan sa baba. Ito. Hindi ito. Ito. Okay. Tagtayin yung sa 4. Para sa dos. Ngayon. Napaganda siya sa baba, ayun yung baba, ayun yung muso, ayun yung ilong. Then, 8-12 pa rin. A few inches later. Ayun pala, binabaklas lang. So, yung mga kapreno, yan o. Kasalukuyan ang tinatanggal ni paring Ian yung oil filter. Yan ang oil filter. May okay. Number. Ngayon, kuha tayo ng bago. Bagong oil filter. Ano ang magandang technique? Kung wala kang ano, ano bang tawag doon sa pantanggal niyan talaga? Power, special tools naman kasi yung... Special tools. Ano dual, ano, oil filter wrench. Okay. Yung mga kadena. Wala tayong ipapakitang ano ngayon sa kanila. Diskarte. Kung hindi butasin. Ayun. Total papalitan, butasin. Para, yan, binutas. Para maging pwersa sa pagpihit. Okay. Dahil luma na yan. Upa. Ganyan di ba gagawin mo sa ano? Ay, bago. Ngayon, bago. Basain natin ang langis yung goma. Okay. Para hindi makayod pag sasalpak sa... Para hindi madamage yung... Ano yung goma ba yan? Yung oil steel yung pinatawag. Siyempre, lilinisin din natin. Okay, tama ko rin. Ayan na. Pag sasalpak naman ito, kinakamay lang na, mahalos kinakamay lang din naman to ng mga ordinaryo, katulad kong ordinaryong mekaniko. Ngayon, kung meron naman yung tools na pampihit dyan, pwede nyo rin gamitan. Yun. Kaya lang kadalasan kasi pag gumagamit na yuyupi, pipisa siya. So, yan. Ang next step natin ay? Tanggalin natin yung langis ng crankcase. Okay. Crankcase. Tapos,
magsasarado na tayo ng ibabaw para makapagpaano. Next natin, syempre, kumana tayo ng higaan. Dahil owner naman siya, meron siyang higaan. Ay! Unang-una, kailangan natin yung saktong, yung kasyang pangsahod. Okay. Kalo na ganito, hindi kasya. Hindi kasya. Palitan natin. Ay, pakilabas muna natin yan. Halit. Yung pangsahod. Hindi kumasya eh. Twenty minutes later. Paabot mga kung sakto. Alin? Atin sa huran. Sa huran. Ito sa mga beginners na mag-change oil. Ito ang tamang procedure. Saan ang ilalim? Pinakalabasan talaga. Siyempre, papaluwag ka lang muna. Yun. Dito ko parang ng video para makita mo yun. Makita mo yung pikita. Kita ba dyan? Ito. Dito ka. Yan. Ikaw. Yan ang procedure nga ang pagtatanggal niyan. Taklob. Taklob sa kamay ko. Yan. Ka? Dita. Para makita yung ano. Yan. Siyempre, ingatan na bitawan yung tornilyo. Kasi? Mahirap mang kapanan yung tornilyo sa loob ng langis. So, hihintay natin. Madrain ang gusto. Madrain. So, ayun nga lang po, no? Pagka-drain, babalik natin yung tornilyo din. Kakargahan na lang siya ng langis. Ay! Hirap. So, ayan. Okay na? Kasi si kumpare mong alam eh, si Kapreno 3BE, palaboy-laboy eh. Ang hirap mag-vlog ng hindi talaga vlogger. Kuro. Pati kami dinamay. Paano namin papaliwanag to? Ang alam lang namin gumawa. Ayan. So, yun na lang mga Kapreno, no? Yun yung tamang gagawin para sa pag-change oil, pagpalit ng oil filter, tsaka ano yun, pre? Change oil filter lang kayo. Then yung pagpalit ng cylinder head, hindi naman nila nakita sa video. Oh, then yung mga ano lang, mga tips lang para magkaroon kayo ng information tungkol dito sa mga laman-loob ng makina. Laman-loob ng makina. So, ayan mga kapreno. See you around! So, ayan, what's up mga kapreno? Ayan, nakabalik na tayo dito sa bahay. At siyempre, maraming salamat doon sa aking cameraman na si Daddy Mark TV. At siyempre, una sa lahat, maraming salamat po kay paring Ian sa pagpapaunlak niya at sa pagpayag na makuha ng kanyang ginagagawin sa pa-tune up, pagbaklas ng tap,
Yun mga kapreno. Siyempre mga kapreno, ha, congratulations din nga pala sa anak ko, Leira Belbaribe, ka nakagraduate na po siya. So yun, keep it up baby koy. Malito pa din yan. Si kuya, malapit ka na grade 12. Ikaw naman. So yun mga kapreno, ha. Shoutout nga pala kay Boss Joben, aka The Coach. Siyempre boss, shoutout tayo. Shoutout din pala kay Boss Kit, kay Boss Ancient, kay Ma'am Joy, kay Ma'am Eileen. Siyempre, kay Sir Boss Rex Villanueva. Yun, shoutout sa'yo, boss. Shoutout din sa'yo, Boss Ome. Siyempre, lagi kong kasama sa umaga pag medyo marami ng mga sasakyan. Kasama ko sa tuwing madaling araw. So, yun, mga kapreno. Siyempre, mga kapreno, sa lahat ng subscriber natin. Maraming salamat sa inyo sa palagi ninyong pagtambay. At sana meron kayo natutunan doon sa ating munting video na napanood ngayon dito sa channel ko. Siyempre mga kapreno, ha, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, siyempre i-hit nyo na yung button na yan at isama nyo na yung bell para notify kayo sa mga susunod pa nating mga video mga kapreno. So yun mga kapreno, ha, maraming salamat po. Bye bye! Breakout! We'll be right back.